kamay naman ni DOJ yung si prosecutor. Kasi kung ano yung trabaho ni prosecutor, yun din ang trabaho ni DOJ. Kung nakikita ni Secretary DOJ yan, na mali yung ginagawa ni prosecutor, ay talagang partial din si prosecutor, si DOJ dyan. So Madam Speaker, hindi natin ito mare-resolve ng mga pagsagot na you will be, we will be impartial, etc., etc. Sasabihin niya kay prosecutor, mali yung ginawa mo. Basta ang importante, ang trabaho ng DOJ is to protect those complainants. Kasi nung NTFL na press con, ang sinasabi na ng mga bata, kami ay dinukot. Ang storya, dalawa ho yan. Si Castro at saka si Tamayo surrendered to the Armed Forces of the Philippines and they executed an affidavit as such. Eh, nung pinresenta na sila ng NTF LCAC doon sa presentasyon in front of the media, eh ho, bumaliktad doon sila. Ang sabi nila, hindi ho kami nag-surrender. Ang sabi nila, inabduct kami. Kaya the Armed Forces of the Philippines was surprised on that matter. Mr. Speaker, there is this what we call misnomer on that. Kasi si Rebel Returnee naman, hindi siya ang tamang termino dyan kung papasok siya sa Witness Protection Program. Kasi there is a case, this is the factual situation. Pag may kaso, tapos kailangan ng prosecutor ng testigo, and then yung testigo na yan na kailangan is the least guilty of the witnesses. Na yan, at kailangan siya matago o maproteksyonan, si prosecutor naman ang mag-determine whether or not ma-qualify ba siya doon sa Witness Protection Program. Hindi na kailangan dapat pag-usapan whether or not Rebel Returnee ka o hindi. Kasi for ang kaso mo, rebellion and coupled with the cases of murder, etc. Yung testigo dyan, for example, isang rebelde o isang rebelde na bumalik na po sa gobyerno, hindi na po ang tawag sa kanya Rebel Returnee. Ang tawag sa kanya, testigo na po doon sa kaso na inisampa sa mga kasamahan niya. Pag kulang ang testigo para doon sa kaso against the respondents or the accused at sa kakailangan ng prosecution ng testigo, dadalhin natin niyang testigo na yan, be it a Rebel Returnee or not, pagpapayag siya, papasok siya sa Witness Protection Program para siya maging star witness doon sa kaso na yan. So it does not matter for the prosecution or for the DOJ whether or not she is or he is a Rebel Returnee. What is important to the DOJ is that his testimony is vital to the prosecution of the said case, Mr. Speaker. Mr. Speaker, ang tanong ko po ay, what measures do you take in validating claims of being, sabi nyo nga, hindi former rebel, kundi ang sinasabi nyo ay, witness, di ba? Testimony ng witness. Meron po ba kayong iba na pamamaraan, measures para ma-validate ang claims na ito, Mr. Speaker? Mr. Speaker, based po doon sa guidelines ng Witness Protection Program, si prosecutor po ang mag-identify, mag-qualify para maipasok yung testigo na yan. So kung sasabihin natin, kailangan namin si Rebel Returnee para ma-prosecute yung kaso na yan, i-determine ng prosecutor yung kakayahan, yung sasabihin, yung competency o relevancy ng testigo o sasabihin ng testigo na yan. Pag sa tingin ng prosecutor, tama at sakto siya, qualified siya na maging testigo para sa kaso na yan, tatanggapin naman siya ng prosecutor at saka irerecommend siya doon sa DOJ para maipasok siya sa Witness Protection Program po. So yun lang po ang kwalifikasyon kung paano maipasok yung isang testigo sa WPP program. Wala na pong iba, Mr. Speaker. So, Mr. Speaker, it is up to the prosecutor. Wala pong standard, ano?
Yun ang sinasabi ninyo. Meron naman pong guidelines sa witness protection program na yan. Kaya i-comply lang naman ni prosecutor yan. At saka si prosecutor naman, isasabit niya doon yan sa Department of Justice, particularly doon sa WPP na program na yan. So, once granted, yung testigo na yan can avail all the protections available in the program, Mr. Speaker. So may guidelines, Mr. Speaker, and it is applicable to all? Yes, Mr. Speaker. Applicable to all, provided the testimony or the supposed testimony of the witness is vital to the prosecution of the case. Eh kung testigo naman ni, kung ang sasabihin naman ng testigo ay hindi vital doon sa prosecution ng kaso na yan, ay hindi naman siya mag-qualify doon sa witness protection program na yan. So, iyon po ang ibig sabihin po, Mr. Speaker. Yes, Mr. Speaker, kung ganon, yung next question ko po kasi ay kung yung mga former rebels or rebel returnees have been eventually, meron po bang naging eventually absorbed as a civilian agent ng AFP or PNP? Kung, Mr. Speaker, kung ang rebel returnee ay nagiging agent ng armed forces or naging agent ng PNP, wala na ako pong kinalaman si Department of Justice dyan. It is between the armed forces of the Philippines and the PNP and the rebel returnee po. Eh, dito naman po sa atin, hindi na po nakikialam si Department of Justice kung ano po ang gagawin ni armed forces of the Philippines or ni rebel returnee on that matter, Mr. Speaker. Mr. Speaker, tinatanong ko lang, as qualifier, kung pwedeng ma-transform into a civilian agent ng AFP or PNP, yung mga under sa witness protection program na sinasabi ninyo na rebel returnees? Mr. Speaker, hindi ho sakop ng DOJ yan. Yung mga ganyang mekanismo kung paano maging agent yung rebel returnee sa PNP. So you do not know also kung sila inisyuhan ng firearms, etc.? Wala ho sa DOJ ho yan, ma'am. Mas AFP, PNP. Dahil kung sila ang may program ng ganun, ganun ba, Mr. Speaker? At saka hindi rin alam ng DOJ yung mga ganun po, Mr. Speaker. So, Mr. Speaker, categorical answer lang. Wala kayong alam na eventually na-absorb na civilian agent ng AFP and PNP? Mr. Speaker, wala po. Yes or no? Out of dun sa 540 witness, under the Witness Protection Program, wala? Wala or po before? Wala hong alam ang DOJ with regard to that matter, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, last Tuesday, Mr. Speaker, noong September 19, 2023, napakawalan, ano ba ito? September 19, 2023, napakawalan po sa kustodiya ng NTF LCAC at ng military sila Jed Reyana Tamano and Janila Castro pagkatapos ng pagsiwalat nila na contrary to NTF LCAC's claim that they are rebel surrenderees, sila ay dinakip ng mga sundalo at pinagbantaan. Nagkaroon na po ba ng investigasyon ang Department of Justice ukol dito? Before you answer that, Mrs. Sponsor, may I remind the good congressperson that your time is limited. Thank you. May you proceed, Mr. Sponsor. Please answer. Mr. Speaker, ang sitwasyon ho ngayon ay wala na ho si Tamayo at si Castro sa kustodiya ng Armed Forces at saka ng PNP or Armed Forces of the Philippines. So, magkaroon lang naman ng jurisdiction ang Department of Justice, lalo na ang prosecutor, kung may complaint, verified complaints or petitions na isasampa doon sa opisina ng Department of Justice. So far po, wala na ho namang investigasyon ang Department of Justice. Pero pag gustuhin ng gobyerno, gustuhin ng Commission of Human Rights to conduct investigation, eh sila na ho yun. Hindi naman ho si Department of Justice yan po, Mr. Speaker. Yes, Mr. Speaker. Kasi, Mr. Speaker, a day after the release of Jed and Janila, naglabas ng pahayag si Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla
na tumatawag sa mga aksyon ng dalawang kababaihan as a new playbook of the CPP-NPA and the activists. Subsequent statement that they were kidnapped and threatened by the military is a part of a choreography. Tama po ba, Mr. Speaker? Yes, Mr. Speaker, there was a statement of the Secretary of Justice with regard to that matter. Ay, alam niyo naman po na ang storya, dalawa ho yan. Si Castro at saka si Tamayo surrendered to the Armed Forces of the Philippines and they executed an affidavit as such. Eh, nung pinresenta na sila ng NTF LCAC doon sa presentasyon in front of the media, ay ho, bumaliktad ho sila. Ang sabi nila, hindi ho kami nag-surrender. Ang sabi nila, inabduct kami. Kaya the Armed Forces of the Philippines was surprised on that matter. Kaya lang po, ang issue, ang relevance po ng statement po ni Secretary Remolla, doon po sa perjury. Kasi nung nag-execute sila ng affidavit, na surrendery sila. Eh nung namang pinresenta na sila ng NTF-LCAP, ang sabi nila, hindi ho kami surrendery, inabduct kami. So, may violation po yung mga bata na yan. Pero sabi naman po ng kabila, nung nagperma sila ng affidavit, hindi sila naibigyan ng abogado na gusto nila. Kaya it's a matter of different views. So perspektibo po yan. Kaya ang sabihin natin, kung sinong gusto magsampa ng kaso, magsampa. Kung sino naman ang gusto magsampa sa kabila, magsampa. And it's up to the prosecution to determine what is really the applicable law that matter. So ang relevance naman ng pong statement ni Secretary Remolla, doon lang po sa affidavit. Tama naman po siya. Kung nag-execute ng affidavit yung dalawa, and it was in front of a lawyer, PAW lawyer, at saka binaliktad nila, eh sakto naman po yung elemento, may perjury na. Kaya it is up to the two, Castro and Tamano, to refute the statement of Secretary Boying Remolla. Mr. Speaker. Mr. Speaker, I was there when the two were in the Commission on Human Rights. At ang sinabi po nila ay talagang dinukot sila. At ang sinabi po nila, paano sila, actually nag-sorry pa nga yung isa sa CHR chair kasi sinabi niya na nag-execute sila ng ganyan, wala silang magawa, kundi pumirma dahil sila ay under duress na sa loob ng kampo ng kasama ang mga iba't ibang mga, kasama pati yung battalion commander, no? So, Mr. Speaker, hindi po sila, no, yung dapat natin tingnan dito ng masama. In fact, napakatapang po nila na ipinahayag during the press conference dahil wala na daw silang magawa kundi sabihin ito sa taong bayan kung ano yung nangyayari sa kanila, Mr. Speaker. Mr. Speaker, ang tanong ko lang naman as a last question, ano, Mr. Speaker. Parang paano ma-assure, no, yung impartiality ng Department of Justice on the investigation conducted or to be conducted given that the statements made by Secretary Remolla seems to be very biased against Jed and Janila and seems to have already painted the two environmental activists as part of the CPP-NPA. Mr. Speaker. Before you answer that, Mr. Sponsor, may I remind Congresswoman Rosas, that will be your last question. Yes, Mr. Speaker, pasagutin po natin yung ano. And that Mr. Speaker, yes. Please proceed. Thank you. Ang prosecutor naman po ay hindi judges. Ang sa batas po natin, yung dapat impartial yung judges because they have to listen to different views. They will determine who is telling the truth and they will evaluate all the evidence presented. Ito naman pong prosecutor, kung may biktima, kung may isang tao naging biktima ng kaharasan, si prosecutor naman, kung nakikita niya na may probable cause at merong degree of certainty na magiging nagawa o magiging convictado yung kaso, yung tao na yan,
eh si prosecutor naman talagang partial yan. Kasi siya yung abogado ng biktima. He will be the one, the prosecutor is the one to prosecute the case. Ay hindi dapat impartial yung prosecutor na yan. Kasi pag impartial ang prosecutor na yan, dapat matanggal siya sa trabaho. I was asking the impartiality of DOJ, Mr. Speaker. Si DOJ, yun nga, kamay naman ni DOJ yung si prosecutor. Kasi kung ano yung trabaho ni prosecutor, yun din ang trabaho ni DOJ. Kung nakikita ni Secretary DOJ yan, na mali yung ginagawa ni prosecutor, ay talagang partial din si prosecutor, si DOJ dyan. Sasabihin niya si prosecutor, mali yung ginawa mo. Basta ang importante, ang trabaho ng DOJ is to protect those complainants, yung mga biktima ng kaso. Hindi pwede maging partial si DOJ dyan. Kasi yung trabaho ni DOJ is to protect the victims of crimes, Mr. Speaker. Honorable Madam Arlene Brosas, your time is up. Yes, Majority Leader. Yes, Mr. Madam Majority Speaker. Yeah. Madam Speaker, last na lang, Madam Speaker. We wish the Justice Department had been more prudent and discerning in its statements on these issues. Buhay at kamatayan ang nangyayari sa mga mamamayan natin. Huwag naman kayong ganyan. Lalo na kung saksi tayo sa mga ganun. In fact, mag-i-interpolate ako noon, Madam Speaker. Nandito ako, kailangan ko mag-interpolate ng time na yun. Pero kailangan kong pumunta doon kasi nung NTF-LCAC na press call, ang sinasabi na ng mga bata, kami ay dinukot. Under custody pa rin kami ngayon ng military. Kung hindi sila maaalis doon, babalik sila sa kampo. And we have had so many cases. Yesterday, I was telling the DND, ng cases, hanggang ngayon, hindi pa rin naman nare-resolve yung mga cases na yon. That was under the DND secretary, si Gilbert Chodoro, yung time ni Palparan. Si Sherlyn Kadapan, hindi na nalitaw. Madam Speaker, si isang kasama niya, si Empeño, those two, during that time, hindi pa nalilitaw hanggang ngayon. We have 72 cases of desaparecidos, Madam Speaker. So, Madam Speaker, hindi natin ito mare-resolve ng mga pagsagot na, we will be impartial, etc., etc. Anong hustisya meron tayo dito, Mr. Speaker, Madam Speaker, kung ganito? Madam Speaker, I have so many questions on the DOJ, Madam Speaker. I move, Madam Speaker, to defer the budget. Majority Leader, motion suspended.